Christmas. Granny, guys, you like the new farm. Sa ating buhay ay napakaswerte natin na malaman natin ang toxic sa buhay ay pwede nating may reject, pwede nating matanggal sa ating system. Kaya sa balang ito, ating pag-aaralan, titingnan kung paano natin matatanggal ang isang toxic na bagay na dapat nating alisin sa ating buhay. Katulad na lang nito, pag nakita natin ito, anong unang pumapasok sa isip natin? Lason. Diba? Masamang ano, masamang pumasok, masamang pumunta dyan, kaya dapat iwasan. Dahil pwedeng ikasawi ng buhay. Sa pang-example ito, not to enter toxic zone. Katulad sa Japan, di ba? Nagkaroon ng meltdown. Halos wala nang ano, wala nang tao pumapasok sa area ngayon dahil delikado. Pwedeng ikasawi, pwedeng kapinsala ng ating buhay. Isa pang example, yung mahihilig sa aso. Yan, warning, beware of dogs. You have been warned. Ikaw ay binigyan ng babala. Hindi na sila responsable kung ikaw ay mapinsala o mamatay. So, ibig sabihin, andun yung, ano, yung babala. Kung makita natin ito, dapat hindi na natin, ano, hindi na natin lapitan, layuan natin hanggat maaari. Ganoon sa salita ng Panginoon, meron tayong babala na binibigay ng Panginoon, may warning na binibigay ng Panginoon sa atin upang hindi tayo mapinsala o mamatay. At yan ang magiging topic natin sa hapon na to. Warning, beware of pride, you have been warned, ikaw ay binigyan ng babala, be humble. Pag nakita natin itong warning na to, ano ba dapat natin gawin? Dapat lumayo, tumakbo na tayo, iwasan na natin. Kaya, you better go. Tingnan natin ang words ng mga salita na to. God gives grace to humble. God is opposed to the proud. Yung go stands for grace to the humble. And O stands for God is opposed to the proud. So, una nating ano, tingnan, ano bang unahin natin dito? Paano natin malalaman kung anong dapat nating unahin? Siguro, dun muna tayo sa good news o sa bad news. Siguro sa bad news muna para mas lalo nating ma-appreciate yung good news sa bandang huli. Sabi sa 1 Peter chapter 5:5-8, ito yung ano ah, sinabi ng all of you sa chapter 5:11-13, andun yung sinasabi na yung elders na inappoint ng Panginoon, tapos yung young men na dapat ay maging submissive sa mga elders. So dito sinabi na lahat hindi binigyan ng ano, emphasize kung younger men or elders na inappoint ng Panginoon. Pero sinabi dito, all of you, clothe yourselves with humility toward one another. Ibig sabihin, maglagay sila ng cloth, apron, or sinturon na nagpapaalala na sila ay isang slave na dapat maging submissive sa amo. Dapat mapagkumbaba sila, magkaroon ng humility at mag-serve sa bawat isa. At sinabi rito, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Magpakumbaba tayo sa mga pangyarihang kamay ng Panginoon that He may exalt us at the proper time. Upang ang Panginoon ay itaas tayo sa tamang panahon. Dapat tayong magpakumbaba. Ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon, i-exert natin na dapat ibigay natin ng pagpapakumbaba sa mga kapangyarihang kamay ng Diyos dahil siya
ang humahawak ng ating kinabukasan. You better go. Simulan natin sa ano? Katulad ng nasabi ko kanina, God is opposed to the proud. So ano ba ang word na oppose? Oppose means sumasalungat. O kaya hindi ano umaayon. Against o resisting. Yan ang ibig sabihin ng God na oppose. So sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay galit sa proud. Nasa present tense eh, God is opposed to the proud. Ibig sabihin, hindi nawawala ang galit ng Panginoon sa mayayabang. Kaya dapat, tingnan natin ang ating sarili, maging beware tayo kung tayo nagkakaroon ng kayabangan sa sarili o kaya tumataas ang ating tingin sa ating sarili o kaya ay hindi tama ang natitingnan natin ang kapwa natin. Kasi sa tingin pa lang eh, sa tingin pa lang minsan eh, nagkakasala na tayo dahil dinadown natin ang tao. O kaya, ginajudge na natin sila. Or, hindi natin binibigyan ng pagkakataon para maitaas natin o matulungan natin ang mga tao nasa kapaligiran natin, nasa kapwa natin. Tingnan natin sa Proverbs 16:5. Everyone who is proud in heart is an abomination. Ang proud ay hindi lamang nakikita sa palabas lang eh, sa puso ng bawat isa. Hindi lang sa action. Ang Panginoon alam niya kung tayo ay may pagka-proud sa ating puso. Kung tayo ay nagmamataas, kung tayo mataas ang tingin natin sa ating sarili, o minsan ay hindi maganda ang pagtingin natin sa ibang tao, kung minsan ay sa tingin pa lang, binababa mo na siya. Hindi mo na siya binibigyan ng pagkakataon para tama sa kanyang paglilingkod. At ang Panginoon ay galit. Sobrang galit ng Panginoon. Abomination. Sukdulan. At sabi ng Panginoon, assuredly, He will not be unpunished. Galit ang Panginoon, kaya ang Panginoon, sinisiguro niya, na kung tayo ay mayabang, kung isang tao ay mayabang, siguradong may parusang nakalaan dito. Sundan pa natin sa ibang verse, sa Proverbs, Chapter 16, verse 8, pride goes before destruction. Ang pride mismo ang sisira, and an haughty spirit before stumbling. Ang haughty spirit, ibig sabihin, ang mayabang na espiritu ay ikababagsak, o ikadadapa niya. Kaya dapat, tingnan natin na ang pride ay hindi natin papairalin sa bawat isa. Proverbs 6:16-17. There are six things which the Lord hates, anim na bagay na kinamumuhian ng Panginoon. At yes, may pangpito, seven, which are an abomination to Him. At ang isang pinakasusuklaman ng Panginoon dito ay haughty eyes. Ano ba ang haughty eyes? Sa Merriam-Webster Bookstore, it's an adjective, bluntly and disdainfully proud. Ibig sabihin proud. Having or showing an attitude of superiority and contempt for people or things perceived to be inferior. So, sa tingin pa lang, nagkakasala na tayo. Kung sa tingin pa lang natin, dinadown na natin ng tao, hindi natin binibigyan ng pagkakataon, at sa tingin pa lang, ay nagkakasala na tayo. Sabi nga, beware of pride. Hindi natin alam sa sarili natin minsan na
napapansin na hindi natin nakikita na ang pride minsan ay umiiral na sa sarili natin. Hindi natin na i-distinguish sa sarili natin. Ngunit ang Panginoon nakikita niya sa puso pa lang ang pride. Tingnan natin si Saul. Si Saul, di ba, hindi naman siya ganun kasama. Noong una, napakababang, napakumbaba ni Saul. Pero sa chapter 11 up to 13 ng later part, makikita doon na si Saul ay magandang naging patakbo niya, sumusunod siya sa mga utos ng Panginoon. Kaya lang sa later part ng 13, chapter 13, medyo ano, nagkaroon na ng manifestation yung kanyang ano, kanyang kayabangan, yung pagiging hambog niya. Hindi na siya sumusunod sa Panginoon at andun yung ano, andun yung pagsuway niya. Hindi na siya sa ano, sa bisig kay ano, kay Samuel, na binigyan ni Samuel ng ano, ng instruction si Saul sa ikapitong araw, babalik ako, antayin mo ako at mag-aalay tayo. Hindi si si King Saul ang mag-aalay. Meron ding in-appoint ng Panginoon para mag-aalay doon. Pero anong ginawa ni Saul? Sinuway niya yon. Hindi siya nakapag-antay. Kaya Samuel said, "Is it not true, though you were little in your own eyes, you were made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed you King of Israel." Kahit nakikita ng Panginoon na napakababa niya, binigyan siya ng pagkakataon para maging head ng tribes of Israel. At hindi lang yon, he was appointed as a king of Israel. In spite ng kababaan niya, wala siyang pinag-aralan na ano. Pero hindi siya tiningnan ng Panginoon sa ganon dahil alam ng Panginoon, meron siyang pusong mapakumbaba. Pride is when you are edging out of our lives. Ego. In other words, pag isinasantabi mo na Panginoon, hindi mo na sinusunod, pinababayaan mo ng sarili mo ang manguna, sarili mo ang desisyon, hindi mo na binibigay sa Kanya ang pangunguna, hindi mo na pinag-pray, hindi mo na kinukonsulta sa Panginoon. At ang sinusunod mo na lang sarili mo, yung katulad ng ano, yung sinasabi nga ni Pastor Pritz kanina, na yung gusto mong bilhin yung isang bagay pero hindi mo naman ano, hindi mo naman pinag-pray sa Panginoon, pinilit mo lang. So dapat nandun din yung discernment ng Panginoon. Pero ikaw, dahil gustong-gusto mo, kahit hindi mo kaya, tinabi mo ang Panginoon, edging God out, pwede kang mapahama, pwede kang mapinsala. Sa 1 Samuel 13:11, "But Samuel said, 'What have you done?' And Saul said, 'Because I saw the people were scattering from me.'" Ito yung ano, ito yung 7 days na dapat babalik si Samuel para mag-alay sila. Pero ang nangyari, hindi tinignan ni Saul. Nagkaroon siya ng haughty eyes. Imbis na inilapit siya sa Panginoon, pinag-pray niya kung anong dapat gawin, siya mismo ang nag-isip ng paraan para i-gather yung mga people dahil nakita niya na nagkakalat na. At ginawa niyang excuse yung hindi pagdating ni Samuel sa ikapitong araw. Kaya mismo siya na ang gumawa ng paraan, which is dapat hindi. Dapat ang Panginoon, dahil ang mga tao ay tao ng Panginoon. Maging ang mga Palestine na nag-a-assemble, yung kalaban niya sa Mikmash, natakot siya, kaya akala niya, dapat pumilos na kagad siya. Hindi niya nilapit sa Panginoon. Doon pa lang, contributes to being, what do you call this, yung hindi mo sinusunod yung Panginoon. Hindi mo sinusunod yung command niya. Na si Samuel appointed elders, dapat merong pag-submit si Saul.
kay Samuel. Kaya andun nga sa may 1 Peter, di ba? Sabi doon sa 13 to 11, 11 to 13, ang sabi doon yung elders appointed ng Panginoon as leader dapat magpa-submit yung mga younger men sa mga elders. Binigay ng authority ng Panginoon. Ganon din dito kay Samuel, hindi porket king siya, masusunod na ang gusto niya. Ito, dapat naging submissive siya sa binigay na instruction ni Samuel, na dapat in 7 days, hintayin mo ko, kung hindi ka man makapag-intay, you should have prayed to God what to do. Hindi yung ikaw mismo ang nag-gather ng mga tao at na ginawa mong excuse pa para sabihin na wala ka nung time na yon, kaya ang ginawa ko, nag-initiate para gawin yung pagsasacrifice. Pero ano sabi ni Samuel sa 13:13? Samuel said to Saul, "You have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God." Ibig sabihin, dinify niya ang Panginoon. Hindi niya sinunod. Si Samuel, being appointed as leader of the God, represents God also. Kung hindi niya sinunod si Samuel, it means also na hindi niya sinusunod ang Panginoon. Dinify niya ang command ng Panginoon, which he commanded you, from now the Lord would establish your kingdom over Israel forever. Kung ginawa niya sana yung kagustuhan ng Panginoon, yung utos ng Panginoon, di sana ang kingdom niya sa Israel ay forever. Pero dahil ganun na nangyari, sa 1 Samuel 13:14, "But now your kingdom shall not endure." Dahil sa ginawa niya, ang Panginoon, inoppose niya, "The Lord has sought out for himself a man after his own heart. And the Lord has appointed him as ruler over his people, because you have not kept what the Lord commanded you." Kaya nga, diba, sabi kanina, God opposes the pride. The proud. Kaya dapat, hindi niya ginawa yun. Dapat hiningi niya yung ano, yung prayer sa Panginoon na dati niyang ginagawa. Sa 1 Samuel 15:12, hindi lang yun. Ang ginawa pa niya, "Samuel rose early in the morning to meet Saul. And it was told Samuel saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself, then turned and proceeded on down to Gilgal." Ano ibig sabihin nito? Gumawa siya ng sariling monument to honor himself para ipakita sa tao yung kanyang kagalingan. Na dapat yung pagiging magaling niya, yung patnubay ng Panginoon sa kanya, sa mga panalo niya sa mga war, dapat inala niya sa Panginoon yung kagalingan na yun. Pero hindi, pinakita niya sa mga tao na dapat siya ang sambahin, siya ang kilalanin, siya ang dapat na tingnan. Doon lang ay sapat na upang i-oppose siya ng Panginoon. Ang kanyang pagkamayabang. Bukod doon, sa 1 Samuel 15:13 to 14, di ba ang utos ng Panginoon sa kanya, patayin lahat ng Amalekites, walang ititira, matanda, lalaki, bata, babae, patayin pati mga ano, mga hayo. Pero anong ginawa ni ano ni Saul? Di ba? Lahat ng mga spoil of war, pinili nila yung sheep at saka yung oxen, yung mga magaganda, yung matataba, yung mga malalaki. Para saan? Para ialay. Yun ang ginawa niyang reason. Pero ang utos ng Panginoon, patayin lahat, walang ititira, kahit hayo, mula sa bata hanggang bata, hanggang matanda. Which is one way na nagsinungaling pa siya kay Samuel. Sinabi niya na pinatay niya yung lahat ng tao sa na Amalekites at saka yung mga sheep. Pero naririnig pa rin Samuel eh.
Alam niya na hindi totoo yung sinasabi ni Saul na nagsisinungaling siya. Lalong nagalit na po ang Panginoon. Sa 1 Samuel 15:19, "Why then did you not obey the voice of the Lord, but rush upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord?" Ang rason niya, inirason niya ang mga tao sa 1 Samuel 15:21, "But the people took some of the spoil, sheep and oxen, the choices of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord, your gold, at Gilgal." Ginawa niya pang reason, ginawa niya pang sandalan ang mga tao at sinabi niya na itong kumuha ng mga spoil of war, ang sheep and oxen, hindi niya inamin, which is dapat mismong siya ang nag-confess, Panginoon, inamin niya dapat. First Samuel 15:22, "Behold," sabi ng Panginoon, "to obey is better than sacrifice and to heed than the fat of rams." Mas mabuti pa na sundin ang commandment ng Panginoon kaysa sa sacrifice ang mga fat of rams. Mas mabuti pang ginawa niya yon kaysa ginawa niyang hindi niya pinatay yung mga sheep and rams. 1 Samuel 15:23, "For rebellion is as the sin of divination." Ang rebellion ay isang kasalanan katulad din ng mangungulam. "And subordination is as iniquity, idolatry." Ang hindi pagsunod ay isang katulad na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. "Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being the king." Napakasakit na tanggapin na isang hari, nireject ka ng Panginoon, tinanggi ka dahil opposed na siya sa proud. Tunay na napakalaki ng nagawang pagkakamali at kasalanan ni Saul. Which is dapat kung nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon, pero hindi. Nagsinungaling siya, itinaas niya pa ang sarili niya to honor himself, instead na ang Panginoon na kanyang purihin sa kakayanan niya, sa mga success niya, sa mga plans, at saka war na ginawa niya. 1 Samuel 15:24, "Then Saul said to Samuel, I have sinned. I have indeed transgressed the command of the Lord and your words, because I fear the people and listen to their voice." Parang inaano niya pa si Samuel na tulungan siya sa Panginoon. Na humingi ng tawad. Pero dapat mismo si Samuel mismo, at si Saul mismo dapat ang gumawa. First Samuel 15:30, "Then he said, I have sinned, but please honor me now before the elders of my people, and therefore Israel, and go back with me that I may worship the Lord your God." So, sinabi niya pa kay Samuel na tulungan siya, na nagkasala siya sa Panginoon, Panginoong Diyos. And honor him. I-honor pa siya para bumalik yung tiwala ng mga tao sa kanya, ng mga elders sa Israel. At isama siya sa Israel para i-worship nila ang Panginoon. Pero hindi sinunod ni Samuel ang sinasabi ni Saul. So 1 Samuel 16:14, "Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord terrorized him." Kung wala na ang Panginoon, the God, as opposed
the proud, wala na tayong peace of mind, wala na tayong kapayapaan sa puso, wala na kapayapaan sa puso si Saul. Hindi niya na hindi na siya nakakatulog. Hindi na payapa ang kanyang pagtulog at insecure na siya lagi. Lahat ng planuhin niya, lahat ng ginagawa niyang plano, kahit kay David, fail. Kahit sa mga anak niya, fail. Dahil wala na ang Panginoon sa kanya, wala na rin ang Spirit of the Lord sa kanya. Ano nangyari kay Saul? Sa 1 Samuel 31:16, thus Saul died with his three sons. Kasabay niya namatay ang tatlong anak niya, his armor bearer, and all his men of the day together, yung lahat ng mga close na tao sa kanya, namatay kasabay niya. Ganun kasaklapan nangyari sa kanya dahil wala na Panginoon sa kanya. And alam niyo kung sino pumatay. 1 Samuel 39:9-10. They cut off his head and strip off his weapons. Ito. They fasten his body to the wall of Bethshan. Naputulan na siya ng ulo, kinuha yung mga armas niya, at yung katawan niya sinabit sa wall of Bethshan para mapahiya siya. Ganon ang naging katapusan ni Saul. Sabi nga, sa 1 Chronicle 10:14, sinong pumatay sa kanya? God killed him and turned the kingdom to David, to the son of Jesse. God opposes the proud. Sino ba si David? Si David ay isang ano lang, magtutupa. Hindi mo akalain na magiging king siya. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Anong ginawa niya? Dinatay niya si Gulaya. Kaya pag naano natin itong God is opposed to the proud, you better go. God gives grace to the humble. So totoo, si David, lahat ng ano niya, diba, ginagawa niya, pinagpapapuri niya ang Panginoon, pati yung paglalaban nila ni Goliath, isa doon yung ano, yung binigay siya ng katalinuhan ng Panginoon. Binigay niya yung katalinuhan, binigay ng Panginoon ang katalinuhan sa kanya, kung paano niya, how to slay Goliath, ganun kalaki. At binigyan siya ng patnubay ng Panginoon. Dahil sa ginawa niya, naging God-centered si David, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon, ng pamunuan. Nagkaroon siya ng pusong mapagkumbabas. Pero alam naman natin na si David, hindi naman 100% perfect, di ba? Meron siyang kasalanan din. Babalikan nga natin, all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble, which is true. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, which is yun ang ginawa ni David. Naging mapapumbaba siya sa harap ng Panginoon, sa harap ng makapangyarihan kamay ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang kinabukasan sa Panginoon at proper time tinaas siya ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya? Ginawa siya hari, right? Yun ang grace sa pagiging humble niya. The true humility is not thinking of ourselves at all. Everything we do is for God's glory. Hindi yung, kung ikaw ay magaling man siya sa digmaan, si David, hindi niya tinaas ang kanyang sarili. Kundi ang Panginoon, ang pinuri niya, tinaas niya. Dahil binigyan siya ng kalakasan, ng katalinuhan, in spite na gano'n siya kaliit, in spite na yung kanyang sandata ay ano lang, bato lang at sling. Pero because of his faith to God,
hindi niya tinignan ang sarili niya, kundi tinignan niya ang Panginoon. Humility means exalt God only. Yung isa is ano, yung ego is edge God out. Ibig sabihin, itabi ang Panginoon. Pero si David, in-exalt niya ang Panginoon. Tinaas niya ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa lahat ng kagalingan niya, ang Panginoon ang kanyang tinaas. Not like Saul, inabi niya ang Panginoon dahil sa pride. God opposes pride. Grace of God, generous favor of undeserving sinners. Yun nga si David, isang pasto lang siya, pero hindi natin nakalain na magiging isang king siya. Ganun lang na napakababa ng kanyang katayuan sa buhay. Pero dahil God-centered siya, dahil siya ay mapagkumbaba sa Panginoon, kinikilala niya ang kagalingan ng Panginoon sa buhay niya. At wala siyang haughty eyes. Kaya siya ay binigyan ng generous favor ng Panginoon sa isang katulad niya na undeserving sinner. Humility is a choice. Be humble. Kung kailangan nating magpakumbaba, ito ay ating choice. Ngunit ang gusto ng Panginoon, dapat tayo ay mapagkumbaba. Dahil sa pagiging mapagkumbaba mo, grace is coming. Amen. 1 Peter 5:6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. So again, ine-emphasize ko rito, we should be humble ourselves in the hands of God, in the mighty hand of God, sa makapangyarihan ng Panginoon, kami ng Panginoon, that in proper time, He will exalt you, and that will be the grace. Sa Proverbs 18:12, before destruction, the heart of man is haughty. Sabihin, ang pusong mapagmataas, ay destruction ang pupuntahan. But humility goes before honor. Kailangan mapagkumbaba muna tayo bago tayo magkaroon ng honor. Just like nangyari kay David. Kailangan mapagkumbaba ka muna bago ka bigyan ng kataasan, bago i-exalt ng Panginoon sa proper time. God honors the humble. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Matthew 23:12. Itataas ka pag ikaw ay mapagkumbaba. First Samuel 18:14-15. David was a prospering in all his ways, for the Lord was with him. Dahil sa mapagkumbaba si David, submissive siya sa Panginoon at kinikilala niya ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Nag-prosper ng husto si David sa pagiging king because the Lord is with him. 2 Samuel 22:3. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior, you save me from violence. This only shows na kinikilala talaga ng Panginoon ang kalakasan na binibigay sa kanya, ang kagalingan. Itinataas niya, in-exalt niya ang Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, exalt before honor. My God, my rock, in whom I refuge. Ito yung prayer ni David. Kaya siya pinag
prosper. Pinagpa-prosper ng Panginoon. 2 Samuel 22:4, I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am safe from my enemies. Hindi dahil sa kagalingan niya, hindi dahil sa marami siyang tao, marami siyang espada, marami siyang takuhan, kundi dahil sa Panginoon. Tumawag siya sa Panginoon, tumatawag siya sa Panginoon, kaya nagsasucess siya sa lahat ng mga plano niya, sa lahat ng mga undertakings niya. Kaya ang Panginoon ay pinipraise at in-exalt si David. Psalm 51, 3-4, for I know my transgressions. Ito na yung nagkasala si David dahil sa si Uriah ay nilagay niya sa front line at pinagkasahan niya yung asawa nito na kinamatay ni Uriah, di ba? For I know my transgression and my sins ever even before against you, you only I have sinned and done what is evil in your sight. Sinabihan siya ni Nathan na you are the man. Kaya sabi niya, no, big time. I made a big mistake, Lord. Forgive me. Kaya dito sa Psalm, humingi siya ng tawad. Hindi katulad kay Saul, di ba? Kahit na ilang beses na dinify niya ang Panginoon, ilang beses nang nagsinungaling sa Panginoon, ilang beses na tinaas, hindi pa rin niya kinilala ang kanyang pagkakamali. Not like David, hindi siya perfect. Nagkamali siya, pero inamin niya. Makikita mo dito yung kanyang pusong mapagkumbaba. I have sinned against you, you only. Hindi kay Uriah, hindi sa ibang tao. I have sinned and done what is evil in your sight. Makikita mo yung pagpapakumbaba sa puso ni David. Every time we sin, we do not against men, but against God. Hindi dahil sa tao tayo nakakasala, hindi sa Panginoon lang. Pwede tayong humingi ng tawad sa tao. Pero most of all, hingi natin ng tawad sa Panginoon. Dahil sa Panginoon tayo nagkakaroon ng pagkakasala, ng pagkakamali. Siya ang ina-aggravate natin. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ito yung prayer ni David. Ito yung paghingi niya ng tawad. Sa Psalm 51:17, makikita mo yung pagpapakumbaba niya sa nagawa niya. The sacrifice of God are a broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. Ibig sabihin, yung paghingi niya ng tawad, hindi matatanggihan ng Panginoon dahil sa sira niyang puso, dahil sa broken heart niya. Hindi kaya tanggihan ng Panginoon dahil nakikita ng Panginoon yung pagpapakumbaba niya, paghingi niya ng tawad sa kanyang pagkakasala. Just like us, kung meron tayong pagkukulang, kung meron tayong pagkakamali, o pagmataas tayo, o yung pride natin, andoon. It's about time. Magpakumbaba tayo, aminin natin ang pagkakasala natin, aminin natin ang ating pagiging mayabang, at pwede nating makamit pa to. There is still hope. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest. Kung meron tayong kabigatan sa puso natin, kung alam natin nagkasala tayo, meron tayong na-offend na tao, andun yung kayabangan natin, bigay natin sa Panginoon. Sabi nga, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ibigay natin sa Kanya. At ang Panginoon ang bahala. Siya mismo ang gagawa ng way. Katulad kay David. Matthew 11:29. Take my yoke, sabi ng Panginoon, upon and learn from me. Matuto ka sa akin. For I am gentle and humble in heart. Which is, and you will find rest for your souls. So kung matututo tayo sa gawin ng Panginoon, matututo tayong sumunod sa commandment ng Panginoon, lalakad tayo according sa kanyang kagustuhan, kakaroon tayo ng humble heart, definitely, and you will find rest in your soul.
kakaroon ka ng peace of heart, peace of mind, at matututo kang magpatawad. Ikaw man ay may taong na-offend. Ngayon, dito, meron tayong gauge of humility, marks of humility. Tingnan natin at tingnan natin sa sarili natin kung ito ba ay nagagawa natin. Are you rested in God's sovereignty? Ikaw ba ay nagpapasakot? Nagpapasakot sa kapangyarihan ng Panginoon? Are you thankful? Thankful ka ba sa mga natatamasa mo sa buhay? Yung mga blessings mo? Huwag ka na sasakyan? Magpakain ka? Yung magkaroon ka ng honor. Magkaroon ka ng honor sa kumpanya mo. Sa kumpanya. Oh, yan, dapat magpakain. Thankful ka ba? Papalinigan. Thankful ka ba sa Panginoon? Kung meron tayong ganong puso, yun ay sinyalis ang iyong pagiging humble. Are you forgiving of others? Marunong ka bang magpatawad sa iba? Kung ikaw hindi marunong magpatawad, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng kapatawaran. Ang Panginoon, natutong magpatawad. Dapat tayo rin ganun. Kung ganun tayo, yung mark of humility, yung pagiging humble, at nakikita natin na marunong tayong magpatawad sa iba, we are in the marks of humility. Are you teachable? Pag kinukorek ka ba? Ikaw ba ay nag-oppose? O nagpapakorek? O nagpapaturo? Or mas mataas ka? O mas tingin mo mas magaling ka sa kanila? So kung ikaw ay nagpapaturo at bumababa sa iyong kataasan sa iyong pride at nagpapakita mo na talagang nagpapaturo ka, it means you are humble. Do you have a servant heart? Na naglilingkod ka ba sa mga kapwa mo? Kaya mo bang maglingkod sa kapwa mo nang walang kabayaran? Are you judgmental? Mapaghusga ka ba sa kapwa mo? Kung ikaw ay paghusga, yun ay hindi senyales ang pagiging humble. Have you surrendered your rights? Kung ikaw man ay anak ng Panginoon, dapat surrender mo ang karapatan mo sa pagiging mataas, sa pride. Dapat i-surrender mo yung sarili mo sa Panginoon. You have to give yourself to God and be humble and submit everything to God. At kung lahat lang ito ay nagagawa mo, it is a sign that you are a humble person. Are we focused on God's glory? Dapat ang focus natin sa God's glory, sa lahat ng ginagawa natin. Kung andun ang pag-focus natin sa God's glory, it means that we are a humble person. Matthew 5:3, I will leave this to you. Blessed are the poor in spirit, for theirs is kingdom of heaven. Poor in spirit, meaning poor doesn't mean na mahirap ka. It means nahihiya ka o umaasa ka lang sa kapangyarihan ng Panginoon, sa wisdom ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng blessed are the poor in spirit. God gives grace to the humble. Sana po ay nakita natin ating sarili sa pag-aaral natin ang umagang ito, ang hapon na ito. Sana ay andun pa rin ang pagpapakumbaba natin sa sarili natin dahil alam natin na God gives grace to humble and God opposes proud. Amen. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong pag-aralan sa hapong ito. Sana po ibigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba, Lord God. A centered
centered person, Lord God. I mean, God-centered, Father God, para makamit namin po naman po ang grace ng inyong pagkakalok sa amin. Ibaba niyo po kami, Panginoon po, at tulungan niyo po kami na makita namin po ano man na maging kamalian namin, correct niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon ko, ang lahat ng ito sa mga. Jesus, Amen.